Regan Laurente. Inireklamo niya ang isang kagawad na inakusahan siyang adik at nang molestya sa minor de edad. Ako sir, aminado akong nakainom ako noon eh. Kaya sabi po ni kagawad sa akin po eh, kung kilala ko daw po siya. Ang sagot ko po eh, hindi ko po kayo kilala sir, sino po kayo? Tapos doon niya na po ako biglang binigwasan sir. Tawag pa ng polis. Masibak dapat yan sa pwesto. General, magandang hapon. Ang gusto ko pong mangyari, sir, disarmahan natin itong mga pulis na ito. Yes po, yes po. Sigaan okay. Po natin, sir. At patatawag natin yung pulis na yan at yung kagawad at yung komplainant para malaman po natin kung ano talaga po ang nangyari. Very good. Sige po, umpisan po natin sa Monday. Sasampa po natin kasong kriminal at sa administratibo. Pareho yung pulis at sa kagawad. Sir Rega, lahat po ng support ay bibigay po namin sa inyo para masiguro makuha po kayo ng justisya. Thank you po, sir. Bibigyan niyo lang po kami ng assistance para po sa paghaharap po namin mamaya. Opo, walang problema, ma'am. Dito po ako nagparking nun sa center stand po. Dito po ma'am, actually nandiyan po. Tapos dyan po kami bumili ng ice cream. Tapos bumupo ulit ako sa motor ko. Pagupo ko po sa motor ko ma'am, lumapit po siya sa akin. Tapos binigyan po niya ako dito sa dibdib. Tapos sabi ko, hindi ko po kayo kilala. Pakilala po siyang kagawad siya. Doon nga po nagsimula na yung pambubugo sa akin ma'am. Inabot ko po yung lisensya ko dito ma'am. Yung susi ng motor ko, sabi ko po, hindi naman po nyo kailangan akong saktan. Di naman po ako kriminal, bakit po ako ano? Dito po nila ako tinali, lubid po pinantali nila. Habang sinudsud nila ako ng ganun, kaya yung may sugat po ako dyan. Bakit po kayo ninenervyos? Eh, dito po kasi ma'am ako na ano eh, naagarbyado ma'am eh. Nang wala naman akong ginagawa, nagpahinga lang ako eh. Sa concern ko sa bata, tas siyempre ma'am ninenervyos ako ma'am kasi madaan nga lang ako dito si ma'am, na ano na ako eh. Siya po, si kagawad po yun. Si kagawad din po yung nambugbog sa akin ma'am, tas may mga kasama siya. Medyo nininervyo siya ngayon since nga di natin in-expect na biglang dadating si kagawad. Tapos andito siya ngayon nanonood habang nire-reenact nga nito ni Sir Regan yung pangyayaring pananakit sa kanya. So, kinakabahan siya sobra. Ngayon, nakikita ko nanginginig siya. Ano? So, andito na tayo ngayon sa opisina ni Kapitan Tess Seralde kung saan ito nga pag-aharapin na itong si Kagawad Lim at Sir Regan. Bumaba sila sa tindahan ko. Bibili sila ng ice cream. Kinonfront ko yung lalaki. Kano-ano mo yung bata? Service daw niya po. Anyway, yung sinasabi niya agad, nagpakilala kagad ako, tapos sinunto ko siya. Lahat yan walang pawang katotohanan, no? Then, ito na ngayon, may dumaan na polis. Sabi ng polis, sir, polis ako. Sinabi niya, asa yung tsapa mo? Pinakitaan siya ng tsapa. Then sabi niya, peke yan. Tapos nagmura siya ng PI. Ngayon, yung taong nasa likod na maraming nanonood, bigla siyang sinunto. Binubugbog na siya ng taong bayan, no? Oo, inaamin ko, tinali ko siya to prevent na magkaroon ng komosyon. Ngayon, nung dumating ako dito, pinagmumura mo. Ilang beses mo akong hinamon, hindi kita pinatulan. Willing akong ayusin natin tong lahat. Pero wag din naman po akong ituro na ako yung nanakit. Egan, sinasabi niya na ikaw daw sinaktan. Mamay, hindi naman tayo aabot sa ganito, ma'am, kung umamin siya, ma'am, eh. Ayaw niya pong umamin. Turo niya yung pulis. Hindi mo kilala yung pulis, sinasabi mo. Pero bakit doon pumasok sa bahay niyo? Tsaka yung iniingi namin nandito tayo sa barangay kasama si Kapitana, na kahit family picture lang para abang ano, ma-identify, hindi niyo nga ma-provide, eh. Alias, may nakita mo ba si Kagawad nung gabi na yun na nambugbog kay Kuya Egan mo? Opo. Ginano niya po. Sagsa po kami dun sa bahay nila ni Kagawad. Hindi naman po namin kilala sila. Tapos po nun, dumating po si Kagawad. Sinabi niya po na, ano presuntukan tayo dito, pre? Tapos sabi po ni Kuya Egan, wala kayong karapatan na kastiguhin ako. May biglang dumating na pulis. Tapos bigla pong ginanon sa dibdib si Kuya Egan. May kinuha pong baril, inutok po sa ulo niya ng dalawang beses. Po, ginampas po ni Kagawad si Kuya Egan sa kamay. Nakita mo kung ano yung pinahampas? Tubo po. Tapos nang hindi naman po na ano na taong bayan talaga kasi sila lang rin po yung bumugbog kay Kuya Egan eh. Tapos po noon
edi tinali po nila si Kuya Egan. Tapos nagmura siya kasi kung ano-ano na po yung pinaparatang sa kanya, tsaka nasasaktan na po siya. Gusto ko lumabas sa kanila kung talagang may kasalanan ako. Kung sasabihin nila na wala akong kasalanan, kahit na kailan mo gusto, iharap ko sa'yo kung sino man yung... Hindi mo maharap ngayon, sir. Ha? Ngayon mo iharap. Huwag muna tayong paikot-ikot, sir. Hindi kita pinapaikot-ikot. Turo mo yung pulis na yun, tapos hindi, turo mo yung kasama hindi. Para hindi Egan, na tayo tumagal dito. Sandali lang. Ulit-ulit nung tayo, sir, na nagpapaikot-ikot tayo, sir. Pero Kagawad, hindi niyo po ba talaga kamag-anak o kahit na anumang related sa inyo itong pulis? Yung nandoon sa pangyari na tinutukoy nila yung pulis, hindi po. Ano ngayon ang decision natin? So let's have it final. Ako ma'am, yung nanakit sa akin, ma'am, kailangan ko talagang magkita, ma'am. Ayaw niyang umamin na kasama siya, mayroon akong testigong. Kung ayaw mong ituro yun, ikaw lang makakukulong sa kulungan. Huwag kang gumawa ng magkakaroon ng justice yung ginawa mo sa akin. Kung ayaw mong aminin kung sino yun, may investigasyon tayo mangyayari dyan. Ayaw mong ituro yung pulis na yun, pas makakasama nyo, kung desisyon ko na kakasuhan kita. Madali ang kausap, pare. Kung yan yung gusto nyo, walang problema. May proper due process tayo. Kung sa inyo, kung hindi na natin willing naman akong makipag-no? Kapitana, ano po ba ang desisyon natin sa mga napag-usapan? Ibigay na natin sa tamang venue itong kanilang mga reklamo kasi meron naman silang kanilang mga desisyon na kung ano ang gusto nilang mangyari. Gusto ko lang i-advise sa inyo na nangyari ito dahil may lasing. Dapat hindi kayo uminom habang nagra-drive. Yun po ang napag-umpisahan ng lahat-lahat, no? So, Sir Egan, ano bang nararamdaman nyo sa kinahinatnan ng pag-uusap? Hanggat hindi lumalabas yung mga nanakit, tapos ayaw ni Kagawad na umamin sa akin, hindi siya nanakit, tuloy po natin yung kaso natin na ganun. So, tuloy ang kaso? Tuloy po yung kaso, ma'am. Okay po. Base sa mga dokumentong dala-dala mo at gagawin po natin yung mga kaukulang dokumento para maiproseso po natin to at maidemanda po natin yung pinasabi yung Kagawa through direct filing. Okay. Lieutenant, tungkol po naman po ito dun sa police na na-identified po na police daw na nanutok po ng baril kay Egan. Paano po ba yung namin malalaman yung pangalan o yung pagkakilalan po itong police na ito? Through sa pamagitan ng mga investigator natin at aalamin po natin kung totoo unang-una po police nga po yung sinasabi nung tumutok sa inyo. At pangalawa, kung talagang mapapatunayan po siya na police, isasama po natin siya sa demanda. Hindi lang po criminal ang magiging kaso niya, pati administrative po. Eh yung sa kay Kagawad naman po, kay Kagawad Lim, ano po ba yung mga kakaharapin niyang kaso? Rape threat, physical injury, yung illegal arrest. So, thank you po. Thank you rin po, ma'am. Marami pong salamat. Thank you po. Idol Rafi, maraming salamat po sa gabay at tulong na ibinigyan niyo po sa akin simula po nung pumunta po ako sa programa ninyo. Ngayon po, kaso na po siya dun sa umargrabyado sa akin. Papasalamat po ko sa inyo, tapos sa programa niyo po na Rafi Tool po in action. Sana po marami pa po kayong matulong katulad kung ganitong pong may problema. Maraming salamat po, Idol Rafi.